Hello mga lalabs, kumusta po kayo? So ayan, nandito muli tayo sa labas, ano? So as you can see behind me, sikat na sikat po yung araw. So ganun po kasikat ang araw kapag summer na dito sa Oban. Actually sa aking kinalalagyan ngayon, medyo malamig pa yung ano, yung hangin, yung simoy ng hangin. Pero pag pupunta ka doon sa mismong initan, ay ano po, mapipil mo na yung sobrang init sa balat. Sorry guys ha. So, nandito ako sa labas because I want to share you something guys, something happening sa aming pamilya this time na I don't know if you guys can relate it, especially for the mother. So, ako po ay isang mother, I am 43 years old and my daughter Raya is 10 years old and I don't know how to say it, it's something ano, hold my heart back, but I need to share to you kasi gusto kong marinig sa inyo, lalo na yung mga mother na katulad ko, kung ano din yung nararamdaman ninyo, ano? So, 10 years old po si Ray. Ray is 10 years old and I don't know if it's sad or happy, but I feel happy and at the same time sad kasi I feel like I lost my baby. Alam mo yun? Like, I lost my baby. Kasi po si Raya is ano, nagka-menstruation na po siya. Guys, may menstruation na po si Raya. Yeah, I feel so sad talaga. Like I feel I lost my baby. Technically, parang feeling ko I lost my baby kasi dalaga na po siya. So, hindi ko na po siya pwedeng i-baby-baby kasi ano, nag-iba talaga yung ano na yung boost ng kanyang katawan. Napapansin ko the last 2 months, parang nag-iba na siya. Sabi ni daddy, magkakarigla na yan, sabi ni daddy. Pero sabi ko, no, hindi. Kasi ako nagkarigla ako at the age of 14 years old, second year high school. Not exactly 14, like maybe 2 months bago ako mag-14. So almost like 14, ako nagkarigla. So gusto ko mangyari kay Raya na ganun din. Kasi she's my only one daughter. So I want to keep her as a baby for a longer period of time, if I can, but iba na po talaga pala pag nagdalaga ng anak mo kasi yung babiness nila nababawasan. Although feeling childish pa rin siya pero yung babiness niya medyo nababawasan talaga. So what I want to relate to you guys, so how do you feel? How do you feel when your kid, when your daughter get their first period as a mother, especially kung first daughter ninyo, no? If you're one and only daughter or first daughter, how do you feel? Okay, I would like to know from your side, from your end, kung how do you feel. Okay, kasi sa akin po is, I feel so sad. I want to panic at that day, but I control myself kasi ganito po nangyari. Sabi niya, I changed my underwear, mommy. I said, why? Sabi niya, it's wet. Sabi ko, you pee a bit? Sabi niya, I did not pee. I went to pee and it's wet. Sabi lang niya ganun. So, parang kinabahan na ako. Sabi ko, bakit ganun? And sabi niya, and there's like a brown thingy. Sabi niya. And then, she went back to her online class. So, kinabahan ako. Tumayo ako. Pumunta ako sa laundry basket. Tiningnan ko yung underwear niya. Alam mo yun, pagtingin ko, parang sumabog yung puso ko. Parang ganun. Kasi, yung the first day na I got my period, it's the same feeling that I feel today when I saw Reyes underwear. Kasi pag ganun ko, boom, parang, oh my God. Parang, I'm speechless. I'm speechless a bit. Hindi ko alam kung anong reaction ko, but yung sabog ng puso ko, I feel na feel ko talaga, but I control myself kasi I gusto kong makita yung kanyang reaction. So, ang nangyari, tinawag ko siya, sabi ko, baby, come here. Because I call her baby. Baby talaga ang tawag ko sa kanya. Bihira lang ako magtawag sa kanya ng lala. Most of the time, baby talaga. Sabi ko, baby, come here. Sabi ko, sinabi ko sa kanya in a very, ano, cool manner. Sabi ko, you know what this means? Sabi ko, pinakita ko sa iyong underwear. Sabi niya, what is it? Sabi niya, you have your period. Sabi kong ganon. Para kong naluha, but I tried to hold it talaga. You have your period already, baby. Tapos, you know, ang reaction niya, super cool lang talaga siya, super calm. Sabi niya, oh, really? Sabi niya ganon.
So, but it doesn't look red. Sabi ko, yeah, because it gets dry. Parang ano siya, guys, gabi pa siguro yung lumabas, tas nag-dry na siya. So, it looks like brown. Sabi ko, because it gets dry. Sabi ko, you go to the toilet. So, advising ko siya, go to the toilet. Because, hindi, nagpalit siya ng underwear, pero hindi inilagyan ng pads. So, sabi niya, so what shall I do? Sabi niya gano'n, you go to the toilet, wash again, and, I'm a menopausal mom, menopausal po ako, but I still have my, you know, my pads from before. May mga na-stock pa ako doon, hindi nagagamit. So I teach her how to use it, how to put in the underwear. And then I just observe her, guys. Nag-observe lang ako sa kanya. She remains calm. She remains calm. And then, tinuruan ko siya kung anong gagawin. Sorry, guys. And then, ayun, ginawa niya, nag-wash siya, sabi niya, sabi niya, so I am being dalaga? Sabi niya gano'n. Sabi ko, yes, of course, you're dalaga na. Okay. Okay, so, sorry guys, mayroon na na-choke lang ako. So, yun na nga, she remained calm, and then she went back to her desk to do her things. But I sit on the bed and I feel blank, like nothing going on in my head. I just, my heart still pumping. Because you know what? Honestly, I cannot accept it. Yeah, I cannot accept it, the fact that she's 10 years old and she's now a young lady having her menstruation. She's too young. I said this, she's too young. I feel I want to cry at that time, but not in front of her because I don't want her to panic. So I just sit there, and then from that day I keep it simple, normal. I talk to daddy. Daddy was at work, and then daddy was also a bit tense because daddy said, what, she's 10. Sabi ko, yeah, what ano magagawa natin, nandiyan na yan. So, ayun, si daddy start talking, oh, you have to tell her, advise her what things not to do and what things to do because in her stage, ganun. So, but ayoko siyang, yung parang i-ano kaagad na, kasi baka ma-ano siya, yung too much sa kanyang i-take up lahat. So, I give her a day to accept na ganun siya. And then on the next day, during bedtime, yun, I tried to talk to her what things to do. Okay, especially when she have period, kaya kailangan mag-pay attention siya kasi baka matagusan siya whenever she's outside, mga ganun. So, states by states ko siyang kinakausap to accept it, kasi kailangan din kasi i-accept mo as a parents para yung bata ma-accept din niya. Even though deep inside, hindi ko pa ma-accept, pero pinapakita ko sa kanya na we are welcoming her as the new stage of her life, na being a young lady, na may menstruation na siya. Napakabigat. Kasi you want to hold her for a longer time na baby mo lang siya. Pero ngayon, parang makikita mo naman talaga pag nagpe-period na yung bata, nag-iiba talaga yung ugali nila, yung action nila. Pero nandun pa rin yung pagka-childish niya, hindi pa rin nawawala. Because she's 10. Yeah. So, maybe in the few days, magsisimula na rin akong, yung magtuturo sa kanya kung ano pa talaga ang buhay pagiging dalaga. Kasi hindi mo kasi dapat, para sa akin, hindi dapat na agad-agad, i-feed mo sa kanya lahat yung information. Kasi baka matakot yung bata, no? So, stage by stage, ngayon lang tinuturo ko sa kanya how to handle herself. Na it's all the time meron siyang pads extra sa bag niya. Okay, how to sit properly, kasi alam mo na, bata pa, baka matagusan kung saan. Anyway, it's an online school, so she, most of the time, nasa bahay lang siya, bibira lang kaming lumabas, kasi alam mo naman ang panahon. But I'm preparing her, maybe in the next opening of the school year, babalik na sa school, diba? So at least meron na siyang idea. So this is what happened, this is how I feel.
having a 10-year-old daughter who's getting a menstruation at the age of 10. So as I said, I feel like I lost my baby, but I have to accept the fact na mangyayari talaga siya. So I hope you guys naka-relate sa aking experience. Baka meron din sa inyo na naka-experience din ng ganun, ano? Siguro pareho din ang feelings natin. So ito lang muna ang ma-share ko sa araw na ito. Thank you so much again for watching my video, and I would like to say give a shout out again to all my members, super chatters, and all my viewers who keep coming on my live stream and also watching our videos, our live here in a month. Thank you so much. So once again, this is Mami Ellen Inawan, and I'm signing off. Bye bye mga lalabs.